Hi guys, it's me again, Robin. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-render or paano ma-achieve ang digital painting gamit lamang ang inyong mouse. Marami sa inyo ang gustong-gustong subukan ng digital painting, kaya lang nahadlangan yung kagustuhan nyo na matuto dahil bukod sa hindi ka confident sa skills mo, wala kang drawing tablet or drawing pad. Basta may computer at mouse ka, makakagawa ka pa rin ng digital painting. Yung iba nga gumagamit lang ng cellphone at daliri nila pang drawing. As long as willing ka matuto, kahit pa beginner ka pa lang, kayang-kaya mo yan. Learning is constant, ika nga. May mga nagtatanong sa akin kung paano ba yan? Matagal na akong may laptop at computer, wala akong idea na pwede pala kahit mouse lang ang gamitin. Kaya naisipan ko na gumawa ng tutorial kung paano ako nagre-render or gumagawa ng artwork gamit lamang ang mouse. Pero bago ako magpatuloy, please support me by liking this video, share this to your friends, at huwag mong kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang dito sa channel ko, then click the notification bell para updated ka lagi sa mga susunod kong video. Alright, let's start! Bago ko ipakita yung process ng painting, ituturo ko muna sa inyo yung basic tools na kailangan nyo matutunan para makagawa ng digital painting gamit lamang ang inyong mouse. Unang-una is yung pen tool. Nga pala guys, naka-flash sa screen yung shortcut keys para pwede kayong mag-note habang pinapanood nyo to. Basically guys, pwede kayong gumawa ng freehand shape gamit ang pen tool. Isa sa mga advantages nito is pag gumagawa ka ng shape or object, hindi ito magiging pixelated tingnan. When you press Ctrl-Enter sa inyong keyboard, yung pen tool shape na ginawa natin kanina is magiging parang broken line ng itsura at gumagalaw siya, meaning active yung area na yan sa gitna. Pwede mo na siyang lagyan ng fill color. Paano ba maglagay ng fill color? Una, make sure mo muna na gumawa ng bagong layer. Dito sa lower left ng ating menu, meron tayong foreground color at background color. Kung ano yung nasa taas ng color, ibig sabihin yun yung active color natin. Pwede mong itry gamit ang brush tool. Pwede mo rin siyang pagpalitin. I-click mo lang yung arrow sa itaas niya. Kaya lang, gusto ko sana pantay-pantay yung kulay. You can easily apply fill color using shortcut keys when you press Alt Backspace sa keyboard. The selection on your canvas will fill into foreground color. When you press Ctrl Backspace, yung selection na mafi-fill naman is yung nasa ating background color. Let's start sa ating rendering process. Kumuha lang ako sa internet ng mga reference, pati light reference na gusto ko. Importante na may reference ka para mas mabibilis yung coloring process mo. Importante din na pag-aralan nyo yung proportion para hindi maging awkward tingnan yung ginagawa natin. Since isa din ako sa hirap sa proportion, ititrace ko na lang yung reference ko. Gagawa lang ako ng guide kasi nakaka-confuse pag naka-on yung photo reference, lalo na pag nagkukulay ka na. So, magtataka kayo, bakit di na direct color? Bakit kailangan grayscale muna? Mas mapapadali kasi yung coloring process mo, lalo pag meron kang preferred na kulay ng ilaw. Unlike pag nag-direct ka sa full color, malilito ka kung saan mo ilalagay yung highlights, saka anong kulay kaya ang babagay. Natutunan ko to kay Marc Brunet sa YouTube. Ipopost ko yung channel niya sa description box para i-check nyo guys.
Isa pa sa useful na tool is feather. Kapag ayaw mo yung sharp edges sa object mo, i-apply mo lang yung feather by pressing Shift F6. Ayan ang comparison ng walang feather at kapag may feather. So ayun guys, gamit ang mga tools na itinuro ko, go ahead and apply shadows and highlights sa grayscale muna. Okay na sa akin ng render na to. Now, let's go with the kilay and the pelikmata. Gagamit ulit ako ng pen tool. Nag-create lang ako ng mga hiblan hanggang sa maging okay na ang look niya. Then, let's fill the paths. Right-click ka lang sa iyong mouse and then choose Stroke Path. Dapat naka-check yung Simulate Pressure, tsaka naka-set sa Brush, then click OK. Kung mapapansin nyo, yung stroke niya is panipis sa dulo and then yung sa gitna, medyo mataba. Pag di nyo ginawa yon, magiging pantay lang ang stroke niya. And then you can go ahead and fill the parts na walang hibla para kumapal. Same din ang process sa pelikmata. Ngayon guys, magkukulay na tayo. What I do is I select the layer kung saan yung pinaka base color ko. Ito yun guys, tapos go to that layer, tapos ituro mo lang yung mouse dun sa pinaka box ng layer na yon while pressing control button, then click that layer. Ang mangyayari guys is gagawa siya ng selection gamit ang shape ng layer na yan. So, next is select the adjustments, then choose gradient map. Using gradient map, nagsiset lang ako ng mga kulay from the reference. Adjust lang hanggang makuha ko na yung gusto kong kulay. Yun, hindi siya nakita sa video na to dahil sa screen record na ginagamit ko sa computer. Hindi niya napapakita yung ibang ginagawa mo sa screen. Pero puntahan nyo lang yung channel ni Marc Brunet. Dahil doon, in-explain niya yung step-by-step na coloring process niya. So, nakagawa na ako ng gusto kong kulay ngayon.
Details naman, unang-una sa mata, dahil ang pinaka-importante na maging buhay tingnan yung mata. Para sa part na to, pumili lang ako ng mas dark na blue tapos konting buga lang sa outer part ng mata. Then using the smudge tool, tapos iniba ko lang din yung brush na gamit ko, ini-smudge ko lang palabas yung dark blue na inapply ko kanina. Ngayon, gumamit ulit ako ng smudge tool at binabaan ko yung strength level niya sa 30%. Tapos, i-smudge ko na naman siya, papasok. Kung mapapansin nyo, medyo kahawig na siya dun sa reference natin. Do the same sa inner eye and then add details. So ngayon guys, add na lang ng shadows and highlights based sa reference mo, pati mga details na din using the tools na itinuro ko kanina. Hindi naman necessary na kopyang-kopya, ang importante is na practice mo yung kamay mo pati yung mata mo sa mga details. So far, okay na ako sa render ko. Pwedeng para sa inyo, hindi pa talaga tapos tingnan yung ginawa ko. You can add more details when you do this exercise hanggang sa masatisfied na kayo sa artwork nyo. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa tutorial na to. I encourage you kung may computer kayo sa bahay or whether you are high school, college, or gusto nyo matuto ng digital art, make an advantage sa mga meron kayo. Kahit computer pa yan, laptop, iPad, traditional, cellphone, lalo sa panahon ngayong pandemic, naapektuhan ng kabuhayan nyo, ang kabuhayan ng parents nyo. This is another skill na pwede nyong matutunan at pwedeng-pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang.
Makakatulong ka na sa family mo, magkakaroon ka pa ng extra pera kahit na may full-time job or kahit na nag-aaral ka pa lang. That's it guys, please do support me by subscribing to my channel. Road to 100 na tayo! Char lang! Thank you guys for watching, see you on my next one and keep safe! Bye!